So, ayan guys, nakakuha kami nito nung nakaraang linggo at masarap siya kaya kukuhanin ko. Ayan. Siyempre yung mga nagugustuhan natin, kukuhanin natin at baka sakaling magustuhan din ng iba. Masyado na madumi, hindi na. Still the same. I should know this thing happened. Now in the front. So, meron silang mga tinapon today. Huh? Yeah. Ang malasin daw cutlets. Plante su strusciate. Showman. Cool. Then having baby the best for more than. Kartoffel book. So, this was. So, ayan guys. Oh, okay. Mga tinapay.
Okay, walang bagong tapon. Hulaga. Okay. Sayang to. Nakabukas. Ito hindi ako sure eh. Pero tingnan natin sa bahay. Yeah, maybe. Maybe. So, let's get kind of. Hello, hello, guys. Ayan. So, my God. Chokpa-chokpa tayo sa karne. Karne yung nakuha namin sa kabila. Karne din dito. Ayan. Ang dami. Direction. Dito. Fresh na fresh pa sila, katatapon lang nung magsara ang store. So, ganito yung nakakuha din ako sa kabila. Ayan, nakakuha yung barbecue. So, ayan, itong hydrangea. Hindi na siya nasira na. So, ito, hindi na siya pwede. So, kaya hindi na ito pwede. Okay. So, let's see. Shader. Okay. Tapos na. Some are not so good anymore. So. Oops! Ayan. Ayan, no? Tatlo lang yung pwedeng pakinabangan sa kanya. Bumus and dusting. Final makin. Masyado. Baby. Baby talker. So let's go. Thank you.
Noodles. Okay. Then wipe the shawl. So we will just take it like this. Magandang araw mga kador! Narito po kami muli para ibahagi sa inyo kung ano po yung aming mga blessing galing kay Mr. Bean. So simulan nga po natin dito sa aming mga nakuhang Kassler o yung tinatawag nating ham. So masarap siya sa tinapay, sa salad, or pwede rin po siyang pang-topping sa ating mga pizza. At dito po naman, meron din tayong tatlong packs ng forel and fillet na nakuha. At kagaya nga po ng mga nasabi ko noon, masarap po ito kapartner ng toast broth or toasted bread at may kasamang slices of onions. At syempre, meron din po kaming nakuhang isang balot ng asukal. At dito naman sa kanyang tabi, meron din po kaming nakuhang kartoffel broth or potato bread. Ayan. So mga kadorp, meron din tayong isa pang klase ng ham na nakuha. At kagaya nga po ng iba pa, ginagamit din po namin ito sa paggawa ng pizza or minsan naman po ay palaman sa tinapay. At ito naman po yung ating apat na cupcake na nakuha. Ito po ay parang mamon style sa ilalim, pero sobrang tamis po yung kanyang coating. Kaya alam na po natin kung kanino ito mapupunta po sa ating senior couple. At dito naman, ayan. So kung mapapansin nyo sa video, isang box po yung aking nakuha nito at nakalagay na po siya sa kanilang delivery area. So meaning pamigay na pwede nang kuhanin. At ito po ay may dalawang araw pa before yung kanyang expiration or best before date. Ayan. So dumako naman po tayo sa ating mga nakuhang karne. Meron po kaming nakuhang dalawang balot ng pork chop. At ito po ay irarub ko lang ng salt or hindi naman kaya ng patis and ihahagis na po namin siya sa griller. Meron din po tayong mga nakuhang chicken parts. Ayan po ang ating chicken legs at ang ating tatlong pack ng chicken wings. So ito pong chicken wings kadalasan ay ginagamit ko pong pangsahog sa ating lugaw or arroz caldo. At ang isa din po sa madalas nating makuha ay ang ground beef. So dito po, ihahalo ko lang siya dun sa ating mga nagdaang nakuha na para gawin namang burger patties. At syempre, meron din tayong chibab chichi. So dahil konti lang sila, dito ko na lang po ipapan fry. Pero papartneran ko po ito ng tzatziki with cucumber slices. At dito naman sa bandang itaas, ayan, nakakuha po kami ng dalawang pack ng karne ng baka. At since wala po tayong paggagamitan nito ngayon, i-grind ko lang po sila at ihahalo dun sa ating ground beef. Ito naman po ay tinatawag na souvlaki. So ito po ay marinated meat, pwedeng pork, pwedeng chicken, at pwedeng lamb na nakatuhog sa bamboo sticks. At ito po ay nag-originate naman sa Greece. At nakakuha rin po tayo ng herring fillet. At ito naman po ay nakababad sa isang creamy sauce
Ayan, at mga simnya-sim po yung lasa niya, pero masarap po siyang ipinapartner or kadalasan ay isineserve kasama ng boiled potatoes. At syempre, ang aking jackpot for today, ang ating dalawang salmons. So, ang isa po ay gagawin ko lang siyang grilled or butter grilled salmon at ang isa naman po ay gagawin kong sinigang na salmon. At meron din tayong nakuhang dalawang balot ng sushi. Ayan, fresh tapon po sila kaya pwede pa natin siyang pakinabangan. Pero ibibigay po natin ito dun sa ating mga nababahaginan. At dito syempre yung ating mga isda. So sa isda, medyo hindi ako sigurado kung kukuhanin ko siya. Pero pagdating naman dito sa bahay, okay pa sila, wala pang amoy. At fresh pa yung kanyang hibla ng laman. So, ipifry ko naman sila. At nakakuha rin po ako dito ng medyo madami-dami na parsnips. At meron na pong kukuha nito. At syempre yung ating noodles din. Ayan, bago natin makalimutan. At dito naman sa ating prutas, meron akong nakuhang blueberry na pagpilian ko na po yan. At meron din tayong oranges. Ayan, at meron tayong pakwan. So, yung pakwan, yung side po niya medyo lusak na, kaya ang ginawa ko, kinat ko na lang siya. At yun naman, sa swerte, buo pa siya kung hindi, yun lang outer part niya ang medyo nasira. Siguro nabagsak, kaya pwede pa rin po siyang kainin. At meron din tayong lemons. Ayan po. Ganun din ang ating apples. Ayan, marami din po tayong apples na nakuha today. At meron din tayo dito. Ayan, yung ating mga baby kartoffel or baby potatoes. Yung maliliit na patatas po na masarap siyang ibinoboiled lang with salt. At meron tayong tatlong pirasong mandarin na nakuha. So, napili ko na po yung mandarin. At syempre, yung ating red paprika. At dito po mga ka-dorp, ayan, kung pagmamasdan nyo, nakapag-save na naman po tayo ng tatlong magagandang halaman. So, kung makikita nyo sa video, sila po ay lantan lang tanap, pero ngayon nakikita nyo naman, masiglang-masigla na po silang muli. So, mga ka-dorp, isa na naman pong successful dumpster dive ang ating nagawa ngayong gabi. Marami tayong nakuhang sariwang karne, gulay at prutas at syempre yung ating mga tinapay din po. So kung mapapansin nyo sa ating dumpster dive video, meron tayong mga nakuhang mga karne or yung mga ground pork na hindi na po kasama dito sa ating haul. Yun po ay personal na naming dinala ni Mr. after ng aming dive dun sa aking naging kaklase sa language class. Sila po ay Algerian national at sila po ay nakatira sa isang refugee shelter. So, doon po sama-sama sila yung mga refugee galing sa iba't ibang bansa at sila po ay kasalukuyang sinusuportahan ng gobyerno ng Germany. At syempre dahil sa kahirapan ng buhay, hindi rin po sumasapat yung kanilang nakukuha at hindi rin po sila makapagtrabaho ng permis dahil lahat po sila ay hirap sa lingwahe. Kaya hindi sila nagsisipagtagal din. At yung iba siguro sadyang tamad lang talaga. Pero still, tinulungan natin sila yung iba nating mga nakuha. Ibinigay po namin sa kanila. So, 20 to 25 packs po ng ground pork yung aming nakuha. At lahat po yun dinala namin sa kanila. At nagbigay na rin po kami ng konting paipit. Pandagdag pambili ng kanilang bigas. So, yun po, bali, hindi rin sinasadya yung pag-meet namin at nagkakwentuhan at yun nga, nabanggit niya sa akin yung sitwasyon nila ngayon. So, nagkaroon kami ng idea ni Mr. na bakit hindi? Bakit hindi natin i-share sa kanila? Total, nanggagaling lang din naman kay Dean, libre naming nakukuha. So, ibaghagi natin sa kapwa natin para hindi nasasayang or mas maraming naaabot yung ating tulong. So, yun po mga ka-dorp. At kaya nga po nang nasabi ko, hanggat kami ay meron namang kayang itulong, hanggat meron kaming nakukuha kay Mr. Bean, at hanggat kami ay pinapayagan, so hindi kami titigil sa pagkuha, paghakot, at
pagbabahagi din po ng kung ano man yung blessing na nakukuha natin sa kay Mr. Bean. So muli po mga kadorp, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa inyong patuloy na pag-like, pag-comment at pag-share ng aming mga video. So hanggang sa susunod po naming pag-dumpster dive at sana po kasama pa rin namin kayo. Maraming salamat po and God bless us all.